What's up mga ka-caregivers? Welcome po muli sa ating munting channel, ICare Rona TV. And for today's topic, this is a follow-up for my previous video regarding termination. I just want to give you some pointers about pre-contract and breach of contract. What's the difference between the two? May penalty ba? Ano-ano ang mga grounds sa pre-contract at breach of contract? For more detailed information, please stay tuned after this. Welcome back mga ka-caregivers! Diretso na tayo sa ating topic for today. Sabi nga, para makarami. Ano nga ba ang break contract at ang breach of contract? At ano ang pagkakaiba ng dalawa? I watch Meko Polo Taichung live broadcast at ito yung primary topic nila. Ang break contract daw ay ito yung pag-terminate ng contract with valid reasons, with violations sa kontrata at may mga grounds na hindi nasunod. Kaya ka mag-break contract. Ang mga example nito ay nabanggit ko na sa previous video ko na termination of contract. Pero magbibigay pa ako ng dalawang example para mas maliwanagan natin. Halimbawa, ang kumpanya ng amo mo ay nagsara or na-bankrupt or kaya nawala ng trabaho sa employer, syempre, wala na siyang pampasweldo sa iyo, kaya niya i-break ang contract mo. O kaya naman, biglang namatay ang inaalagaan mo. Wala namang may kagustuhan ito, di ba? Kaya i-break ang contract mo. In this case, ang broker at ang employer ay responsible sa paghahanap ng bagong employer na pagtatransferan mo. While ang breach of contract naman ay no valid reason at all. No grounds, no violations sa part ng employer, basta ikaw na caregiver or caretaker lang ang nagdesisyon na i-terminate ang contract. Kasi halimbawa, ayaw mo lang sa pagmumuka ng amo mo or dahil may personal reason ka like mag-a-apply ka pa cross-country sa Canada. Para sa kaalaman po ng lahat, wala po siyang penalty or any payment dahil according to labor standard law, hindi pwedeng pilitin ng isang worker na magtrabaho kung ayaw na niya dahil magpupol siya under forced labor. However, be mindful and be careful lalo na sa mga new contract. Dapat sa Pilipinas pa lang na check nyo na ang contract ninyo. Dahil baka mamaya may nakalagay pala sa kontrata ng pinirmahan nyo, once na breach of contract kayo, you will pay this amount. Or halimbawang napapatapat ka sa isang mautak na employer, mas pwedeng-pwedeng kanyang singilin ng penalty and damage kasi kumasos din sila para makarating ka lang dito sa Taiwan. Kaya ang paalala ng Meko Polo, always be mindful na meron tayong hawak na kontrata para sa ating karapatan. At kung may mga problema tulad ng pag-aabuso at hindi ka pinapalabas, pwede ka daw tumawag sa hotline number na 1955 for immediate action. At kung walang maisolusyon ang 1955, next in line sila sa pagtulong. All you need to do is do your documentation. Dapat may proof of evidence ka ng pag-aabuso at paglabag na ito. At kapag nakompleto mo na ang documentation, pwede ka nang pumunta at mag-report sa any Meko Polo office with jurisdiction sa lugar ninyo para ma-interview and then they will make an action. Isa rin sa kanilang paalala na maging aware tayo na halimbawa nag-break contract ka for valid reason, dapat within 2 months na tulungan ka na ni broker na ma-process ang documents of transfer mo. At tandaan, kung hindi sila kikilos, pwede silang magbayad ng penalty na worth 1 hanggang 300,000 NT dollars. And another thing, if your contract is about to expire, kung alam mo na malapit nang ma-expire, ikaw na ang mag-initiate or magkusa na mag-inform sa broker mo kung magre-recontract ka ba or magpapa-transfer para ma-process sa kanila ang transfer paper or documents mo. So yun lang po mga ka-caregivers. I hope you get another insight regarding break and breach of contract. Mas mainam ng may alam tayo para hindi tayo maabuso. Know your rights. Till next time mga ka-caregivers, thanks for watching and before you go, don't forget to click like, share and subscribe and hit the notification bell for more updated videos for you to be notified. Till next time, bye for now.